na, Chad. The long wait is over. I know you guys are very excited para sa ating guest for tonight. Let us all welcome Zach John Maruto. Kapamilya, Chad. Hello, kapamilya! The last time you were here, ang ating pinag-uusapan ay about Too Big at Lance. Now, you have a movie na trending right now. Tell us more about it. Third Party. The Third Party. Okay, Third Party. Diba? Ang bigat ng word eh. Kasi, diba, pag sinabing Third Party, marami na naiisip agad. Marami nang hugot. Pag sinabing Third Party, parang, hindi, siguro ang tingnan tao, ano naman daw, parang kabit. O yes, ano, the usual, diba? Kumbaga. Pero hindi po siya ganun. Malayong malayo po lang yung story ng The Third Party. Mm. Dahil, yun, nakita niyo naman sa trailer na kami ni Sam Milby ang magkarelasyon sa present. And si Angel, yung ex niya. Then, isang araw, kinailangan namin magsama-sama tatlo. So yun, paano tatakbo yung buhay namin tatlo na magkakasama kami na may connected kasi isa-isa bawat characters. Siyempre, nandun yung selos, nandun yung magiging close, nandun yung basta maraming factors na kailangan nagpasan habang magkakasama yung tatlong characters sa isang bahay. Doon na-offer sa'yo itong project na to, or kumbaga nung nabasa mo yung script and when you found out that this was gonna be the kumbaga tema nung pelikula, what was your initial reaction? Hindi ka ba parang nag-hold back in a way na, oh wait, ito yung character ko? Nung start, nung nabanggit sa akin na, yan, may you offer yung Star Cinema, sinabi na agad sa akin na gay yung character. Hindi lang dalawang isip muna ako kasi tapos ko lang din ng ganung character. Yes, oo. Pero nung in-explain naman nila, nung binage na nila sa akin yung story, binigay nila sa akin yung script, binasa ko. Nag-aralan ko muna ng gabi. Kinabukasan, nag-yes na agad ako kasi ang ganda ng script. Ang ganda ng story, ang ganda ng mga ng tatlong characters. So, first, kahit na sinasabi ko na lumanap na ako ng mga gay roles dati, feeling ko parang first time ko itong gagawin. Yung ganda ko last kasi nasa isang relationship tapos hindi siya umaati ng bading. Parang natural na natural. Sa trailer pa lang eh, parang normal na normal so, siya. Never ko pa nagawa yung ganong klaseng character. How are you able to relate though dito sa role mo dito? Ano yung characteristics niya bukod kumbaga na meron sa kanya, na meron din sa'yo? As Zanjo Maruto. Si Christian, mahilig siya sa bata. Talagang core niya. Gusto niya ng family. Kahit nag-gay siya, gusto niya bumuo ng isang family kasi lumaki siya sa isang masayang pamilya. So, ang tingin niya sa buhay, dapat may pamilya lagi. Kahit na ganun yung gender. Yun pa rin yung paniniwala niya. Pamilya pa rin. So, ayun, ako, ganun ako. Ganun ako sa totoong buhay. Mahilig ako sa bata. And family. Is there any specific scene dito na nahirapan ka or na-challenge kang gawin? Kumanta. May scene dito na kumanta ako. Ay! Ka-fantasy scene dito, oh guys. Third party yun. Mayroon scene dito na kumanta ako, nag-video ako. Yun pinakamahirap para sa akin. Pero syempre, maraming mga scenes na first time kong ginawa with Sam. Medyo awkward yung feeling. Oo, may mga sweet scenes doon. Nakita natin. Kasi wala. Wala sa trailer. Nasa, as in, magugulat sila pag napalo nila yung... Ito, mas sweet pa dun sa mga nakita natin yung patikin on trailer. Kasi may makita natin na kami, di ba? May subuan. Sa trailer, normal lang yun. Yung sa movie talaga, ano. Saka sila rin ni Angel. Marami rin sila. Moments ni Angel. And kami rin ni Angel. Meron din kami mga moments. Oh. Nag-connect talaga yung tatlong character. So magkakaroon din kayo ng moments dito ni Angel? Kind of moments? Naging close yung character ni Angel tsaka yung character ko dito. Dahil hindi naman talaga kami magkakilala. Nagkakilala lang kami dahil isang. Next siya, hindi ako yung present. So yun, na nagustuhan din namin yung isa't isa bilang tao. Eventually. Nakilala namin yung ugali. Kailangan pala namin yung isa't isa. Siyempre dahil
kumbaga yung mga netizens, yung mga viewers, ang tinitingnan talaga natin, yung nakikita pa lang natin sa trailers, yung mga interviews nyo. But for you, no, what is the biggest lesson that you've learned while portraying your role dito sa The Third Party? And of course, yung tingin mo matututunan din ng mga manonood? Siguro, nasalitaan na ako para sa movie, para sa aming tatlo. Yung acceptance siguro. Kailangan may mga bagay sa buhay na kailangan mong tanggapin. Hindi ka pwedeng mabuhay na paniniwala mo lang ito lang. Ikaw lang. Feeling mo tama ka kasi hindi mo paniniwala mo, hindi mo naiisip na may iba ka magkasama sa na iba naman yung pinagdadaanan, iba naman yung struggle sa buhay. Na kailangan mo itindi, hindi ka pwedeng mabuhay ng ikaw lang. Straight lang, kumbaga. How's it like working with Angel and then Sam? Masaya tong pelikula to kasi before kay Angel, heavy drama yung ginawa namin. Ito, napaka-live. Masaya yung mga scenes namin tatlo. And scenes namin ni Angel, masaya yung mga eksena namin ginagawa. And syempre, magka-rival pa kami dito kay Sam. So, maganda. For the first time, di ba ang karibal mo, ano, babae? Di ba? Ang ganda nung dynamics. So, ano, nakakatuwa na makita si Angel na gumagawa ng live. At si Sam naman, grabe, tapang ni Sam para gampanan. Oo, you take on your role. Na first time din niyang ginawa na, yan, may lover siya, na same sex. And feeling ko naman, happy naman si Sam. So, ginawa na ako ng scenes. Dahil, kita, makikita niya talaga sa screen. Ang galing, ang galing. Oh, kumbaga magre-reflect. Ang galing ng mga eksena. Dahil kinikilig kami parehas. Wow! May kilig din na naramdaman. Oo, actually, nung binabasa ko siya, kasi sinulat pa lang siya. Nakakilig yung mga eksena, pero iniisip ko, parehong lalaki na may muscle na, tapos yung ganito yung gagawin yung eksena, parang nakakadiri na. Kapag dito mo baka madiri yung mga tao kung nakita. So, yun yung pinag-usapan namin sa Sam. Siyempre, yung direct. Sana hindi ganun yung maging reaction ng tao. Sana sila magtakit ng mata, madiri sila. I think sa trailer pa lang, yung mga comments online, very positive siya. Mukhang kinikilig nga sila dun sa... Oo, ang daming views ng trailer, ha? Parang mag-smile sila kung hindi nila napapansin. Yung nanonood sila, hindi nila napapansin. Instead na takip ng mata, napapasmile sila. Pero one thing na tinatanong nila, marami ka din daw bang PMS moments dito? Kasi diba sabi doon, meron ka daw mens. Yung isang eksena doon na parang nagsungit ka. Parang natuwa sila doon sa scene na yon. More of that ba? Mas marami si pa Christian, sa movie. Si Christian kasi, ano siya eh, si Christian napaka-usi. Usi siyang tao. Tapos, controlling. Yung pagmamahal niya, may pagkaganan eh. Kino-control niya si Sam and so. Pero, parang motherly naman yung pag-aalaga niya. So parang feeling, parang may ganun yung dynamics ni Christian sa kanila. Isang baby boy na oo lang oo, isa naman siya nag-decide. Parang nakita nga natin niya sa trailer, siya diba? Siya nag-decide na ito, itong gagawin, itong saan. Na yun yung magiging concept nila na hindi ka pwede lagi masunod. Parang ipakinggan mo rin naman. So lahat ng characters dito magkakaroon din ng sariling learnings in the end. Oo, tama. Diba? Na yan yung dapat nilang abangan. At, diba, tutukan, panuurin sa The Third Party. Sa pagbabalik po natin, syempre, nababasa natin yung mga requests nyo, guys, mga messages nyo for Z. So, titignan natin yan. Titignan natin kung mapapagawa natin lahat kay Zanjo. Kasi medyo kanina flooding na. So, we had to, yung iba dyan. So, guys, if you keep on posting the same comments lang po, magpa-flood tayo, tapos babagal yung posting natin. So, ano lang. Hinay-hinay lang. So, tatry natin mapabasa lahat yan kay Zanjo later on sa pagbabalik po natin dito lang sa Kapamilya Chat. Nagbabalik po tayo dito sa Kapamilya Chat kasama pa rin natin si Zanjo Marudo. Hi! Ayan guys, parang tayo! Itaas natin ang energy natin. Oo, si Zanjo kasi dito, since ang dami na talaga niya nagawa for us, na mga challenge natin, sinisimulan namin ang ating bagong challenge kay Zanjo. Naisip, bago to. This is so fresh. So fresh! So, ang tawag namin dito sa game na to ay Would You Rather? So, ayan, may two options kami. Tapos, mamimili ka lang doon. Gawin yung mas gusto mong gawin. Sige.
Ayan, okay. Nasaan yung pa-background song natin, Kuya? Ito naman si Kuya. Ito naman si Kuya. So, yung ano natin, yung theme song natin. Theme song pa. Kung wala. Ano na yun? I know. Dapat ka nasagot ko, kung wala. Okay. Okay, would you rather, Zanjo, to kiss in public for 2 minutes or be together with someone naked in private but no kissing? Gagawin ba yung dito? Sasabihin mo na. Ako sagutin ko lang? Kanino? Gusto mo, pwede na. Pwede na. Hindi mo pala gagawin. Parang siya yamorized version ng that. Oo, parang level of version ng pastos. Would you rather? Di ka ba gagawa? Anong gagawa? Gian! Calling po! Para makahalik ka na. Halika nga! Dali ka gawin ni Z dito! 2 minutes! 2 minutes daw! Hindi ko makahawakan yung... Yes, pero naked kayo in private, pero hindi mo siya makahawakan at hindi mo siya makikiss. Or yung isa, kissing in public, pero for 2 minutes lang. Ano mo sa kiss? For 2 minutes. Okay. Sa 2 minutes, ibibigay na ni Sanjo sa 2 minutes. Oh, but hindi ka pwede magtigil. Okay, next. Would you rather... eat something spicy for a minute, so 1 minute lang makain ka ng sobrang anghang, or eat sweets non-stop for a day? Manghang na lang. Kain na lang ang hang. Mayilig ako sa panghang. Oh. Okay, next. Would you rather kiss someone you don't know, or kiss your best friend's girlfriend? Best friend's girlfriend. So yung best friend mo may girlfriend yung nakikiss mo or someone na totally hindi mo kilala pero yung nakikiss mo. Tomboy yung best friend ko. Hindi! Bakit? Ay, this is Andrew. Ah, girlfriend ng best friend mo. Yes. Doon lang siya hindi kilala. Next. Would you rather go dirty dancing with a drunk girl, lasing, or do body shots with your ex? Hello. Dirty dancing sa isang lasing. Oo, di ba babae? Body shots. Body shots with your ex. Eto, medyo kadiri. Would you rather fart inside an elevator or pee while someone is watching? Utog na lang ako sa elevator. Okay, next. Would you rather have a hickey or give a hickey? May namamatay. Dalawa na yung namatay na may case na may namatay. Ano yung vampire kasi yung... Hindi! Kasi dalawa yung pamalasang mo daw. Oo, nauuwi yung dugo. Tapos namatay. So, yun. Okay, next. Would you rather take a bubble bath with someone? Wait, makukulong ka lang pag namatay yung... Hindi. Ewan ko. Ikaw ang reason eh. Bakit tinatanong pa? Natakasisip. Bakit ko ipapakulong ka nung kamag-anak? Huwag kang aamin. Hindi ako yan. Dito ka nagbigay ng hiki. Okay. Would you rather take a bubble bath with someone or a steamy shower? So, bubble bath or steamy shower? Bubble bath. Would you rather wear someone else's underwear or use their toothbrush? Bagong laba ba yung ano? Hindi. Dirty underwear. Ano ba? Ano na lang? Underwear na lang. Kasi may baliktad yun. Yan ang size. Underwear na lang. Matalino. Underwear na lang.
Okay. Would you rather get stranded in an island alone or with the person you hate the most? Siguro yung ano, kasama ko yung tao na I hate. You hate. So parang may kasama ka. Kasi alone. Papatirin kami nun, syempre. Kasi kaya kaming dalawa. Kaming dalawa naman. And last, would you rather cheat and be caught or be cheated on and never be told? Diba? May relate ng konti sa third party. Mas gusto ko na lang yung mahuli. Yung mga niloko ako kasi hindi ko malala. Fairness. Oh, guys. What you don't know won't hurt or kill you. Tama naman yan. Oh, dahil dyan, guys, I hope na-satisfy yung mga questions nyo. Kasi ibang questions nyo, sinama na namin dito. So, nasagot na yan. Z, why don't you invite everyone to support and watch the third party? Yes, mga pamilya. October 12 na po, the third party. Kasama ko po dito si Samuel B. at Miss Angel Oxin, directed by Jason Paul Laksamana. Sana po supportahan nyo at sana pag napanood nyo, may nilikwento sa mga friends nyo at sa family nyo na panood nyo nila. Ayun, meron po kami mall shows, mga mall shows. Bukas, Friday, nasa market-market kami ng 5 p.m. Saturday, 4 p.m. at the Fisher Mall, 6 p.m. sa SM Fairview, and Sunday nasa SM Manila kami ng 4 p.m. 6 p.m. Vista Mall Taguig. Meron din kami premiere night sa October 11 sa SM Mega Mall, 7 p.m. po yan. Punta po kayo doon para makita niyo yung buong cast. Meron din po kami international screening sa Italy, October 16, Papa Divini, October 20, October 21 sa Saipan, US and Canada, October 22 and 23, the rest of Europe, and October 27, Australia and New Zealand. Parang kapit tayo. Thank you so much, Z! At maraming salamat po sa ating mga kapamilya from all over the world na nakapagkwentuhan at nakipag-chat sa atin. Thank you, guys!